sorry, 9:38 po ng umaga. So ngayon po, pinag-uusapan na naman yung po panukala ng Octo Research Group na kung tayo po ay mag-3-week hard lockdown, ay sakasakaling ito po ang paraan para tuluyan na rin maibaba ang COVID cases natin sa Pilipinas. Ito ay kasunod na rin po ng pagkumpirma ng World Health Organization na ang Delta variant daw ang pinakalaganap na COVID strain ngayon dito sa Pilipinas at ito na raw ay kumalat na sa halos lahat ng region na ating bansa. Well, another hard lockdown, paring Dani, ay yun ay nakakapangilabot na naman, lalong-lalo na sa mga kapamilya natin na talagang umaasa sa araw-araw na kanilang pamumuhay na kapag hindi sila nakapagtrabaho, ay gugutumin na naman ang kanilang mga pamilya. So, that is one of the considerations. Kailangan i-balance, siyempre, sa health considerations din na ating mga mamamayan. Eh, kung ganun, ano ba talaga ang silbi ng isang 3-week hard lockdown compared to what we already went through several times before in the past year? So mga kapanayan po natin ngayon, syempre ang suki po natin dito po sa Teleradyo, walang iba kundi ang dating IATF advisor, siya pong isang public health expert, si Dr. Tony Liachon. Dr. Tony, good morning. Tony and Danny, ika nga ng ating mga on the spotter, Merry Christmas, Ninong! Good morning, Doc. Morning, Danny, Tony. Merry Christmas in September. Merry Christmas in September. Pero ito, unang tanong ko, paring Danny, we've always heard people, like Secretary Joey Concepcion, the Presidential Advisor for Entrepreneurship, na kapag meron na tayong mga lockdown na gagawin na mas maaga, posibleng hindi na ito kailangan gawin sa December at dahil may mga baku-bakuna na tayo, go bakuna, ay magkakaroon tayo ng Merry Christmas, sabi niya. Do you also think that that's what we're going to have this December, considering no what's happening now and yung panukala na 3-week hard lockdown? Well, alam mo, agree ako dun sa tinatawag na hard lockdown kasi isang prinsipyo yan ng hammer and dance concept ni Thomas Pueyo dati na talagang pagka meron kang acute surge, talagang wala kang ibang gagawin kasi ganyan sa India at Indonesia na talagang isasara mo and then buy time para sa ganang may handa mo tapos saka mo i-open economy. Ang nangyayari kasi sa atin, half-baked ang ating ECQ. So gumagalaw pa rin ang tao, may social mobility. Kaya hindi tayo maging maayos eh. Ika nga meron tayong discordance dun sa ating clinical diagnosis na maraming kaso and yet ang implementation natin ay hindi bagay. Dapat kasi dyan, pagka ganitong cases na record-breaking high, talaga magla-lockdown ka. Ang prinsipyo na yan ay proven na through the years. 3 to 7 weeks yan. Ngayon, ayon naman kay Secretary Joey Concepcion, okay naman sa akin yun na mag-hard lockdown ka. Para sa ganun, ang pinaka-busiest time of the year, ang pinaka-mayabo, ika nga, na panahon, ay Disyembre. So, gawin mo na ngayon yan. Para sa ganun, matumal ang business ngayon at mataas ang cases. Para sa ganun, bumaba yan to a manageable level. Ako'y sang-ayon sa ngayon. Dati, ayoko niyan. Pero considering na hindi ginagawa ng gobyerno yung maraming testings na dapat ginagawa na noon. Dapat mga 100,000 to 250,000 test yan every day, contact tracings, at saka bakuna. So siguro doon sa 3 linggo na yan o 4 linggo na yan, based doon sa concept ni Thomas Pueyo from Stanford University, ay siguro naman magagawa natin ang paraan yan. Ngayon, one time, big time, at hindi na lang mistiso o half-baked kasi hirap na hirap ng mga tao. Pero magpo-provide dapat ng ayuda ang gobyerno. Oo. Para hindi lumabas talaga ang tao. Tapos mag-testing sila ng maayos, tapos mag-contact tracing sila, at bilisan nilang bakuna. Ang problema lang, mababa ang ating bakunang supply. Kaya hindi pa rin natin makukuha. Pero kung gusto natin acute surge, kasi for the acute surge, ang solution talaga dyan ay testing and tracing. Ang bakuna is for the long haul. Ang ibig sabihin, mga kababayan, magbabakuna tayo, pero yan, ang tama niyan, 2 months from now. Kasi alam naman natin na ang bakuna, kailangan natin 2 dose.
Pero kung magagawa natin manageable yung level natin ngayon, hindi naman tayo aabot ng Disyembre na tataas pa ng tataas ang cases. Alam mo pala, paring Danny, meron nga bang pinanggit si Doc Tony, yung si Thomas Payo, no? Nabanggit mo yung term na hammer and dance. So meron sana tayo ipapakita na parang chart, no? Para ipaliwanag ni Doc Tony, ma-visualize niyo po kung ano yung binabanggit niya o tinutukoy niya na hammer and dance ni Thomas Payo, no? Pero maya-maya po, hinahandaan lang po na Mission Control. At least yan may visual representation kung ano po ang mangyayari sa COVID cases in case na we go into a lengthy hard lockdown at kung ano po yung magiging resulta nito after that, no? Pero anyway, Doc Tony, bago ko ipasa ulit kay paring Danny, no? Sabi mo nga, no, you're in favor now of that kind of proposal na magkaroon ng 3-week hard lockdown. Pero nabanggit mo nga, syempre, the ayuda has to come in, no? Yun na nga yun, eh. Itong nakaraan, di ba, nag-2-week ECQ tayo. Hirap na hirap pa sila magbigay ng 1,000 piso kada tao na ayuda. And after that, wala na mahagilap na pera ang DBM kung saan kukunin. Do you think it's possible na mag-3-week hard lockdown with ayuda? Or kailangan 3-week hard lockdown na bahala kayo sa buhay nyo? Hindi pa pwede yun. Kasama dapat ang ayuda dito. Kasi kaya lumalabas ang tao, dahil sa gusto nilang kumita. Kung ordinary wage earner ka, saan ka kukuha nun? At saka dapat ang testing ay libre. Hindi pa pwedeng hindi libre. Kung ordinary wage earner ka, saan mo naman kukunin ang pambayad sa testing? Makain nga, wala kang maibili. So dapat dalawang konsiderasyon yan. Since nagmi-meeting na sila ngayon sa cabinet, obligasyon ng government to find ways and solutions para hindi tayo dumami pa ang cases. Ang dami naman palang pera sa Department of Health. Di-reallocate nila yan. Ngayon natin nakita na dami ng pera. O di doon nila dapat ibuhos ngayon yung realign, no? O realign nila. May kapangyarihan sila to do that. Eh ngayon, kung hindi nila gagawin yan, kita mo naman ang galit ng mga tao ngayon. Kung hindi nila gagawin libre ang testing at wala kang ayuda, hindi magiging successful ito base sa isang konsepto. Huwag natin gawing mistiso or else magro-roll over to until the holiday season. Pero yung 3-week hard lockdown, okay lang naman na ipatupad yun, di ba? Pero yung worry ko kasi, mas malaki kong worry ngayon, Doc, itong ginagawa ngayon na kilos protesta ng mga healthcare workers, baka there will be a time na baka mag-collapse na yung ating health utilization, eh, yung ating, di ba, yung healthcare system, na dahil kung mag-kilos protesta hindi na talaga maibigay at mag-mass resignation, eh lalong mahirapan na mga tao, di ba, na hindi, tapos wala pang ayuda. Yun yung mas malaki kong worry, di ba, Doc Tony? Dapat magaling dapat yan ang Pangulo ng Pilipinas at saka ang Department of Health. Alam mo ang pagrarally ng mga healthcare workers in the midst of crisis, yan ay simptomas ng lack of trust and confidence in the system already. Bakit hindi? Nire-risk nila ang buhay nila. Hindi naman sila magkakaganyan kung hindi sila galit na galit. So ako, ang paniniwala ko, itong panahon for Secretary Duque to step down, mag-self-introspection siya. Kasi kahit na anong panukalang gawin niya, eroded na yung ang trust and credibility ng mga tao sa 18-month na COVID pandemic response, record-breaking ang cases. Meron kang 67 billion alleged corruption dun sa face mask and whatever you have. Ito, lahat ng senyales na yan, ay isang perfect storm. Dumadaan tayo sa isang perfect storm, isang bad state of affairs na lahat ng negative forces nandun para gumawa ng mas malaking problema. At ito ay sagot to ng captain of the ship. Pagka ang nagmamaneho ng bapor, base dun sa pelikula ni George Clooney na yun, ay mahina, katulad na nakikita natin ngayon, hindi natin ito masusod. Ang kailangan dito ay sabi naman ni Senator Bongo, mag-resign na rin si Secretary Duque. Bakit maghihintay pa? Dapat now na yun kasi hindi matitigil ang mga protesta ng healthcare workers. At eventually, it can swell to another kind of rally. Alam mo, kung wala lang sigurong mga tayong mga social distancing measures, mas marami pa siguro ang sasama.
Kasi pagod na pagod na ang tao sa ganitong klaseng ineptitude and incompetence ng Department of Health. Assuming Dr. Tony na mag-resign, no, for now in the middle of this pandemic, si Secretary Duque, do you think this is a good step? At least ma-motivate ulit ang mga health workers to go back to their usual position na kahit na wala pa ito mga ano. Ibig sabihin, mariregain ulit yung trust at magbago ang healthcare system natin for now. Kasi ngayon parang lahat eh medyo ano eh, yun na nga ang panawagan ng lahat eh. Well, ang tingin ko, maraming magaling sa Department of Health at ang aking boto ay sasabihin ko na sa inyo kay Undersecretary Leopoldo Beca. Kung mapapalitan si Secretary Duque ng isang magaling, competent, trustworthy, may vision na naging medical director ng Southern Philippines Hospital na mas malaki pa sa PGH, tingin ko babalik ang tiwala ng tao. Kasi we need a fresh mandate. Eh. The mantle of leadership should be shifted right now to a person who is perceived to be honest, competent, forward-looking, at inspiring. Eh ngayon, kung ang leader mo several times nag-fail in the past, nag-drop the ball sa bakuna, meron kang health scam, tapos meron kang 67 billion, hindi mo naayos bilang IATF chair ang pandemic response, Department of Health Secretary ka, ikaw rin in charge sa FDA, ano pa ba naman ang hinihintay mo na manatili dyan samantalang ang tao pagod na? This is the time na mag-isipin na yung sinasabi ni Senator Bongko about the resignation process. Eh, ang problema, ayaw nga tanggapin ni Presidente Duterte, di ba? Eh, kahit sila dalawa lang daw, ang, you know, they will make damay against with each other. Dadamayan kita hanggang sa huli, di ba? Yan ang sabi ng Pangulo. Well, that is the decision of the President. Pero yan ang perhaps yan ang tipping point ng pagwawala ng tiwala ng mga tao sa presidente. Pagka ikaw ay nagtitiwala sa taong hindi pinagtitiwalaan ng bansa, ano ba ang mas mahigit o matimbang sa iyo? Yung tiwala ng taong bayan o yung tiwala mo sa isang tao na allegedly mismanaged ang COVID pandemic response? Yun lang yun eh. And ito, pagka hindi ito nagkamali ang Pangulo dito, this will actually create a tipping point, a magical moment na magbabago ang behavior ng tao. So, wag nating gawin yon in the midst of crisis. May leadership crisis na nga in the midst of COVID crisis. Eh. So, dapat masolve niya itong leadership crisis na to. At napakadali lang ito. A surgical knife. Dapat umalis na si Secretary Duque. And all of this demonstration and mass rally will actually be... I would say, will be contained. Mm-hmm. Pare Tony? Meron nga pala akong binanggit kanina sa pagsisimula natin. At may tinutukoy nga si Doc Tony na banggit niya yung term na hammer and dance. No? So ito po ay mga terms na hango po dun sa ginawa pong analysis. Nitong si, tama ba yung pangalan niya? Si Tomas Pueyo? Ha? Yun nga ba ang pangalan nito, Dr. Tomas? Sino si Tomas Pueyo? Sino si Tomas Pueyo? Ang alam ko lang kasi yung Antonio Pueyo, masarap ihalo sa champurado yun eh. Si Tomas Pueyo ay isang... na hammer and dance. No? Pakipaliwanag. Si Tomas Pueyo ay isang social writer. Isa siyang Spaniard na naniniraan sa California. Aral siya sa Stanford. At during the time nung March of last year, 2020, ang sinabi niya, pagka matindi ang taas ng cases at wala kang gagawin, hinanintulad niya yan, let's say, parang sa isang Mayon volcano, na yun ang peak. Pag wala kang gagawin, masyadong matarik ang magiging curve mo. Ngayon, kung magkakaroon ka ng mitigation measures, o yung mga measures na para masolto, let's say, testing, tracing, isolation, quarantine, at saka lately yung bakuna, bababa ang cases mo. Magkakaroon ka ng downward trajectory. Pero habang nasa lockdown ka, kailangan gawin mo na yung dapat gawin. Yung ayuda, yung healthcare facilities ayusin mo, yung testing ilibre mo, lahat gawin mong ganun. Pag bumaba na ang cases to a manageable level, kasi mga 3,000, katulad dati ng July, August last year, bababa ang cases, doon mo dapat buksan ang ekonomiya. Pero ang reproduction number mo,
dapat less than 1. Eh ngayon, ang ating reproduction number, almost 1.5 pa rin. Ang positivity rate mo, hindi maganda, 25%. Mataas ang cases mo, puno ang hospital. All of the metrics dun sa dashboard, hindi babagay. Tapos may leadership problem ka. So dapat, mag-hard lockdown ka, 3 weeks, yun ang nakalagay kay Thomas Pueyo, yun ang pinaka-minimum. Pwede mo siyang i-extend hanggang 7 weeks, depende sa success ng iyong magiging plano. Ang hard lockdown depends upon the agility, the speed, as well as the implementation of all the processes na gagawin mo in 3 weeks. Ngayon, kung mas mabilis ka, it can be shorter than that. And then saka mo bubuksan ang ekonomiya. The reason bakit hindi tayo nagiging successful, mestizo kasi yung ating lockdown, nag-MECQ pa, eh ngayon, lalabas ang tao, hindi mo tinetesting, wala kang ayuda. So, ang mangyayari niyan, lalong kakalat. Kaya napapansin mo, naka-ECQ sila dati, hindi mo napaganda ang cases. Kasi mestizo or half-baked, lumalabas ang tao pa rin. Eh, wider ang base ngayon. Dati noon, mababa ang base, 6,000 lang, noong unang surge. Ngayon, 20,000 plus eh. So paglabas ng mga tao niyan, maraming active cases, mas maraming transmissibility. At according to the WHO, because of the Delta variant, iba na ang dynamics na dapat ipasok mo sa equation. It is times 8 kasi ang reproduction number nito ay 5 to 8. So therefore, sa isang tao, pwedeng mahawa siya in seconds ng 5 hanggang 8. So dapat patigilin mo muna ang mga taong lumabas para walang madapuan ng virus upang sa ganun gumaling. Pero dapat gagawin mo ang trabaho mo during the hammer concept or the lockdown phase. Ang nakita kasi ano, pakita natin nga ulit Mission Control yung chart ni Thomas Pueyo. So nakita nga natin doon na yung peak ha, na nakalagay yung kulay green na line, yung the hammer. Pagkatapos sa 3 to 7 weeks yung period na kung saan gagamitin yung hammer. At saka siya magiging the dance, ha? So yung the dance na yon eh bumaba na ng gusto, para nag-level off yung mismong linya na yon. Pero pag sinabi mo kasing the hammer, ito yung parang didikdikin mo na gusto yung mga tao para sila ay sumunod. Mo, para martilyo, di ba? Pupukpukin mo para sila ay sumunod nga doon sa restrictions eh. Kaya lang what is the scientific basis nga na for nakalagay sa chart na ito 3 to 7 weeks pa nga yan, tagal eh. What is the scientific basis of saying a minimum of 3 weeks would be best to create a how do you call it, a mitigating effect dito sa pagkalat ng virus? Because of the incubation period of the disease. Ang sakit na ito ay nakapwesto doon sa 14 hanggang 21 days na haba ng sakit. Ang so isa weeks. Kasing sakit. Oo. Pero alam mo naman, ang quarantine sa Singapore, ginawa nilang 21 days. Sa Hong Kong, 21 days. Kasi nagsisigurado sila na kahit hindi na mag-testing, magaling na by the 21 days ang mga pasyente. So ang ginawa niyan ni Thomas Pueyo, nilagay nila yan, pinalugitan nila ng 1 week pa. Para sa ganun, alam nila na okay na ang pasyente. Kasi during that time na ginawa ni Thomas Pueyo yan, wala pa naman masyadong testing noon eh. So kinalkulan niya base sa incubation period ng sakit. At pwede magdoble yun, magdoble ka ng hanggang 8 weeks kung hindi pa sapat. Kasi during that time, kung maalala mo, hindi pa adequate ang testings, hindi pa adequate ang tracing and isolation and quarantine. Yes. Kaya ang pinakamagaling na dapat gawin nun, magtago ka muna sa bahay para hindi makalanding o dumapo ang virus. Doon nagsimula ang concept na yan. At nakita natin, dumapa ang Pilipinas doon nag-lockdown tayo. In fact, 4 months nga eh. And then ang China nga, nung ginamit yan, 3 months sila, lockdown sila. Dapa sila. Ang Australia, New Zealand, ganun din. Ngayon, nung nagbakuna na, lalong gumanda ang equation. Kaya lang pumasok ang isang variant na napakamabigat na kahit may bakuna pa, nagko-cause ng cases pa katulad ng Delta variant. Kaya ang WHO, ang galing nga eh, dineclare na niya the most dominant strain in the country is the Delta variant. All the more, na susugan natin
na ang Delta variant ang nakakalat at 22,000 cases at tayo ay hindi naka-hard lockdown, dadami pa ito ng dadami. At maaaring ito umabot ang 30,000 by the end of September kung unabated ang cases natin. So, Dr. Tony, doon sa, kung isusulong natin yung 3-week na hard lockdown, ang gusto nyo mangyari at dapat ito talaga mangyari, talagang 100% walang public transport. Ganon, di ba? Para ma-contain ho yung movement ng tao. Pangalawa, ibig sabihin ng mga mall, sarado dapat. Parang ganon. Kasi essential, ano rin yun, di ba? Non-essential travel yun. So yung mga ganon ho, ibig sabihin, just to keep the mobility, parang ano nga ho, ma-contain, no? Hindi sila makalabas ng bahay, ganon. Walang public transport. Yes, sir. Kasi ang tawag dito, all or none principle. Kung gagawin mo, eh talagang ituloyin mo na. Kasi parang one step backward, two steps forward ka. Kasi nakita natin yung ginawa nila, pag-aaksaya kasi yung mga MECQ na yan eh. Kaya kita mo, dumadami pa rin ang cases. Nagtagumpay ba tayo simula nung Abril? Magkakasunod tong surge natin eh. So ibig sabihin, may mali tayong ginagawa sa ating mga estratehiya. Hindi tayo pwedeng mestizo palalabasin natin ang mga tao. Pag pinalabas natin ang mga tao, with the Delta variant, ng reproduction number ay 528, naghahanap tayo ng problema para sa ating sarili. So dapat, balik tayo doon sa scientific concept ni Thomas Pueyo at I think masosolve to. Pero ang kulatilya, dapat libre ang testing. May ayuda, libre ang testing, ang contact tracing gagawin ng DILG at ng mga LGU at ng Department of Health, tapos good leadership or maaring umalis si Secretary Duque. Yeah. Yan, masosolve mo ang perfect storm na yan. Kasi mapapalitan ang captain of the ship ng isang magaling na piloto na pwede tayong inavigate papunta sa pampang ng kaligtasan. Yun ang ibig kong sabihin. Dr. Tony, kahapon, dahil dumating na naman na bagong batch ng mga Sinovac vaccines, pinaliwanag ni Vaccine Czar Charlie Galvez na karamihan ito ay ipadadala na lamang sa mga lalawigan, no, na considered ng mga high-risk COVID areas. So, yung vaccinations daw sa Metro Manila, pwedeng bawasan na yung supply kasi halos 80% naman daw na ng population ay nabakunahan na eh. So, do you agree that that's the right thing to do with the new vaccine supplies na natatanggap natin? Well, to maximize yung Sinovac, no, kasi 54% kasi ang in order kasi natin eh. At ang according to the vaccine expert panel, ang Delta variant kasi maaring hindi effective for the Sinovac. Limang bakuna according to Professor Gloriani at saka kay Dr. Solante effective for the Delta variant. Yan ang Pfizer, Moderna, Astra, Johnson & Johnson at yung bakuna na gawa ng India, yung Covaxin na meron ng EUA. Ngayon, ang kung yan ang strategy nila, ay di gawin nila pero kailangan sustain dapat yung sinasabi nating pagbabakuna sa NCR. Pero wala tayong katunayan na 80% na ang buong Metro Manila. Eh bakit 5,000 pa rin ang cases every day? So dapat tinatala ng National Task Force at ng Department of Health ang percentage of vaccination per LGU. Kunyari, 17 ang kanilang LGU. Dapat ilagay mo, let's say Quezon City, ilan ang percentage of the population? 3 million. Kunyari, ilan ang population ng Paranaque? Ngayon, kung 70% ka, kasi sa Delta variant, hindi na pwede 50% herd immunity or people protection. According to the CDC, you will need 85 to 90% herd immunity. Ngayon, pag naitala natin sa NCR na tayo pumapalo sa 70 hanggang 90%, doon lang tayo mapapanatag at makikita dapat natin yan kung bababa ang cases sa NCR. So far, ang taas eh. 1/4 of the 20,000 ay nasa NCR at Tarating Puok, let's say Calabarzon at Region 3, which makes up the financial capital of the Philippines. Baka naman pag-deploy ng Sinovac natin, okay lang naman sa akin yun, that's correct, kasi marami naman. Pero padatingin naman natin yung bakuna that will be effective against the Delta variant. At doon tayo naghahanap ngayon ng mga bakuna. Like sa India, napadapa nila from 400,000 cases. In 3 months' time, using all their vaccines possible, whether Covaxin, Covishield. But what have you? Ano nangyari? Bumaba to 40,000 lang ang cases natin. So dapat may strategy tayo. Hindi natin pwedeng
ipamigay, let's say, ang bakuna, okay naman yan, pamigay natin, pero dapat hindi natin iiwanan ng NCR, which is actually the epicenter naman ng business, academic institutions, at saka sa dami ng cases. Dapat meron pa rin sustainable vaccine supply in the NCR and the NCR bubble. Okay. Dr. Tony, medyo naubusan tayo na oras, pero thank you doon sa mga pinaliwanag mo, especially yung hammer and dance principle na sinabi ni Thomas Pueyo. Thank you very much, Dr. Tony. Ingat ka. Merry Christmas, Ninong. Salamat, Ninong Tony. Oh.